What's up mga kahasul? Welcome back po dito sa aking channel. So, kumusta na kayo dyan? Sana okay tayo ngayon sa ating kanya-kanya mga pamamahay. So, sana safe tayo lahat. So, bago pala tayo mag-umpisa sa ating video na ito mga kahasul, no? Kung nakikita nyo dito, nag-order ako nito sa Amazon ng Takstar Sound Card. So, ang Takstar Sound Card pala mga kahasul ay may kasama na siyang built-in 48V. Ang yung review nito ay napakaganda nito. So ito pala ay pwede siya sa YouTube live streaming, Simul, TikTok, saka Facebook. Kompleto na to siya. Kung mayroon kang condenser, microphone, pwede mo na rin siya i-connect dito kasi built-in na yung 48 volts dito na power para sa ating condenser micro. Ito in-order ko sa Amazon. Ang price pala nito ay 439 dirhams. Siguro sa Pinas doon na sa 5,000 ganun. So binili ko to kasi na excited ako nito sa features niya. Maganda. So, i-unboxing natin to kung ano yung mga kasama niya sa loob. Itong desktop tablet stand. Binili ko to kasi gusto ko kasing pag gumamit ako nito habang la-live ako or nag-TikTok. Gusto ko na yung ito ilagay ko na lang dito. May clip na kasi ito eh. Yan, i-unboxing din natin ito. So bago pa lang lahat, kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, huwag naman kalimutan mag-like and subscribe at pakihit na rin ako ng notification bell for more videos update. Salamat sa suporta. Ah. Ready na kayo? Let's go, buksan na natin ito. Ito na mga kahasul, bubuksan na natin itong ating Takstar. Ang brand pa lang ito, Takstar Sound Card with 48 volts. Phantom power. Buksan na natin ito. So itabi muna natin ito. Tignan natin sa loob kung ano yung package nito. So ito. So ito. Yan mga kaasal o. Model pala nito is SC-M1. Yung brand niya is Takstar. So meron siyang 9 sound effects. 48 volts phantom power, cellphone, pwede siya sa cellphone, sa pad, sa PC, tapos may DSF chip, 9 FX, docking, real-time monitor, various mic, pwede siya gamitin, various mic. At saka ang playing time na nito, about 8 hours, kung hindi mo siya sina-charge habang nagla-livestream ka. 8 hours yung playing time niya sa kanyang battery. Excited na ako dito eh. Kasi dati V8 sound card na yun. Mga V8 lang. So ito, iba naman. Ito siya, ito. Yan. Bagong-bago pa. Fresh na fresh. Nakabukas lang natin. So kunin natin. Bigat din, no? Ang bigat niya, mga kasol, ang bigat. Tas metal na siya, metal. Yan o, ang ganda. So, ang battery niya nito, ang capacity ng battery niya, 2,700 milliampers. Input DC, 5 volts. So, ito yung harap niya. Yan. Tapos, yung power niya, ito. Ito sa gilid, yung power niya, yan. 8 volts niya, yan, na switch sa gilid. 48 volts. Then, ito yung mini XLR cord niya. Yan, nakalagay. Tapos, microphone. Tapos, ito yung sa backing track, sa mobile, pag nag-livestream ka. Tapos, ito yung USB niya, papunta sa computer or laptop. So, nandito na lahat. So, yung power niya nandito sa likod. Ito, power switch. Try natin i-on. Itong press. Yan. Yan. Ganda. So, itong pula, nakikita niyo dito. Ito yung cover niya sa pinaka front niya. Cover niya plastic. So, hindi ko lang tinanggal kasi pag dinanggal mo, parang masyadong makintab kasi. So, hindi ko lang tinanggal para iwas niya sa gas-gas yan. Ito yung mga sounds effect niya dito. Sounds effect. Yan. Tapos ito yung volume. Mga volume niya. Yan. Ito yung monitor. So, dito ang pag sa 48 volts naman, pag gumamit ka ng condenser microphone, ito, sa likod. Yan. So, i-off muna natin to. Tapos, ito yung manual niya nakasama. Yan yung may natitira pa sa loob. Yun, oh.
So ito pala yung sa laptop. Okay, connect mo sa laptop dito sa USB. So papunta sa laptop. Yan, okay, ayos to. Ito may kasama pa siya. So ito yung ano natin. XLR sa ating mic, no? Mic, tos connect siya dito. Sa ating sound card. So pag may microphone ka, condenser microphone or dynamic microphone, ito yung gagamitin mo. So mali maikli lang yung kasama niya pala na cord, pero pwede ka rin mag-order sa mga online. So yan, ito yung kasama niya. So ito yung sa mic mo, kanya dito. Lagay mo. Tapos ito dito sa sound card natin. So ito yung kasama niya. So next ito, so itong wire naman niya, TRRS kasama niya na wire. Ito. Yan. Dalawang TRRS kasama. So ito yung sa dalawang mobile. Kunyari, magla-live ka. So dito may ilagay. Ito. Ito. Music. At saka may mobile siya dito na indicator. Yung naka-drawing dito. So ilagay mo yung isa doon para sa record mo. Para kung nagla-live ka. Tapos dito naman sa music. Kung nag-YouTube ka, yun. Kung gusto mong kumanta doon, kung nag-TikTok ka, doon may ilagay din. Pero kung nag-TikTok ka, pwede na rin diretso lang dito sa mobile live diretso. So kung gusto mo lang mag-record ng kanta, music, YouTube, at saka ito, yung sa record mo na isang mobile. Okay? So bali, ang package niya pala nito mga kahasol, no? PRRS na wire, at saka XLR cable sa ating microphone, at saka USB cord. Ito yung kasali niya. Kasama sa package na ito. Tapos na tayo unboxing sa ating Tuckstar sound card. So, ang model nito is Easy M1. Yan, ganda. Baka elegant niya, no? So, ito, itabi na natin. I-unboxing natin yung isa natin. So, next natin i-unboxing, mga kahasol, ito. Binili na natin to sa Amazon. Natin to, open natin. Ito, binili ko to para ito, pwede mo rin siya kasi ilagay dito, yung sound card. So, pwede rin yung tablet, mobile, pwede mo ilagay dito. Buksan na natin to. Yun. Yun! Ayan o. So, yun. Bigat nito ah. Ito yung stand niya. Atin natin, buksan mo natin lahat. Da, bigat. Ito may screw kasama. Saka user guide. So ito, wala na. Tapo na yan. Ito pala 600 grams to siya. Almost 1 kilo, no? Ayun, no? Desktop tablet stand. Yan, ito yan. Bigat. 600 grams. May kasama na siyang screw. Yan. Ito, may kasama siya para pang assemble dito, pang higpit. Ito, tingnan natin to. Woo! Ganda, oh. So, ito. Oh. Ganda. Tapos ito, 360. Okay. Yan, 360 siya. Tapos pag i-adjust mo, ito lang, oh. Yan, oh. Yan. Adjust. Yan! Apo, ano, ang ganda, oh. So, pag iigpitan mo yan, higpitan mo lang. Yun, ganun lang. Oh, ang ganda. So, assemble natin, assemble. Try natin, assemble. Madali lang, assemble, oh. Ganun lang, oh. Pasok mo lang to. Tapos, higpitan. Yun. So, yun, oh. Cherry! Try natin yung sound card natin. Yay! May ilagay na ako ng sound card. Ito. Tignan natin. Woo! You know? You know? Wow! Oh! Ha! Panalo! Ganda! Ang grip niya, saka yung pag-grip niya, rubberized kasi dito sa ano,
sa gilid niya, hindi basta nahulog oh. Mukhang ganado na ako nito ah. Ganado na ako mag live stream. You know? So yan. Ayos ba mga kasol? So, ito muna yung ating video ngayon. Sa susunod na video natin, pakita ko sa inyo kung paano ang setup nitong ating CM1 Blackstar sound card. So, pakita ko susunod sa inyo kung paano yung assemble nito. Kasi meron akong condenser microphone na ito. So, susunod, pakita ko sa inyo kung paano ang assemble. Okay? Ayan. Tingnan natin kung okay ba to. So, ito lang, i-adjust mo lang. Ayan. You know. Ayan. Ayan, ganun lang. Diba? Ganda. Mahusay, mahusay. So, yan mga kasol. Yan muna ang ating video ngayon. Sana nagustuhan nyo ating video. So, sa next video natin ay pakita ko sa inyo kung paano mag-setup ng ating SCM1 Blackstar sound card plus built-in 48 volts phantom power 4 condenser microphone. So, that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo ating video ngayon. Bawal mo na makulit. Okay. So, thank you for watching. Bago pa lang kayo sa aking channel, huwag naman kalimutan mag-like at sa pag-subscribe na rin. Pakihita ko ng notification bell para sa mga update sa ating bagong video. Thank you so much. Stay safe, everyone. Thank you. Bye.